through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. As in super aga, 6:30, kaya yun yung ginawa ko kanina, and kakatapos ko lang maglaba, pawis pa ako, and sobrang haggard na ako kasi dami kong nilaban, 2 bedsheets, 1 na kumot, 4 na punda, tapos yung mga damit namin nagamit, nilaban ko na lahat. Kung mapapansin nyo, diba, naglalaba ako every time na wala yung parents ko. Umalis nga pala yung parents ko, kaya maaga akong gumising kasi may importante silang pinuntahan, and babalik na rin naman sila saktong-sakto, tapos na ako maglaba. And yung third floor namin, nakaready na dun yung kanilang mga damit, tuwalya, tapos gumawa ko ng improvised na disinfecting pad, yung tatapakan bago pumasok. Pakita ko sa inyo yun mamaya. Yun. Kaya ngayon lang ako makakapag-intro ng ganito sa inyo. Kasi nga, naging jam-pack agad yung umaga. Yun. So, suot ko pa rin yung bago kong salamin. And so far, so good. Hindi na nagtitrigger yung headache ko. For now, sana, fingers crossed, hindi na mag-trigger. And, yeah, maghugas lang ako ng pinggan. Tapos, sakit ako para ipakita ko sa inyo yung ginawa kong disinfecting pad. Ito yung ginagawa namin every time may lalabas. Nire-ready na namin yung panligo. Nandun na sa CR yung mga toiletries, tapos damit nila. Tapos kanya-kanyang tuwalya, kanya-kanyang towel. Tapos naglagay na ako dito ng 2 baso kasi mag-aakit ako ng tubig dito mamaya para sa kanila. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na ginawa kong disinfecting mat. Ang ginawa ko lang dyan is, sa 1 liter of water, nilagyan ko ng sabon na panlaba. Tapos nilagyan ko ng 1/2 cup ng Domex. Tapos nilagyan ko ng 3 na, yung sa takip nila, 3 to 4 ata yun, na cups nun, ng bleach. So, yan na yan, tatapakan nila. Disinfect na. Hey guys, tayo nagbabalik, and
kumain ako ng lunch, nagpahinga na rin ako ng saglit, tapos naligo na rin ako kasi sobrang init at sobrang nalalagkit na ako. I decided to skip na lang working out today. Try kong kumuha ulit ng tulog kasi nga, madaling araw na ako natulog, tapos 6:15 na ako nagising, tapos naglaba agad ako, so alam niyo yon yung antok andun. And ang plano ko, kung hindi naman ako makakabawi ng tulog ngayong hapon, i-work out ko na yung ano, yung syllabus. Sorry, so medyo ano yung luta ko ngayon, medyo lutang ako kasi nga yun, nagjo-joggle ako sa kung matutulog ba ako or gagawa ba ako ng trabaho. So, sa next slide, malalaman nyo kung anong gagawin ko. And then a sauce that is big and rich. It's definitely the kind of dish I'd like to put on my restaurant menu. Thanks. Wonderful. And all done in an hour. It was close. What do you do again for a living? I'm a country guy. It's like a trained chef did this. So, nag-stop muna ako dun sa panonood, no? At ako'y nag-edit ng video kasi nag-vlog ako kahapon. So, ina-edit ko yung vlog ngayon, vlog kahapon ngayon. So, habang nag-vlog, naisip kong mag-merienda. And, walang sound effects. Ayan, alam nyo ba, nung una ko itong natikman, sobrang akong nasarapan. And, murder ako. First Baker, sobrang sarap ng brand na to. And nakakatuwa kasi Selyado talaga, tas may mga names talaga ng mismong brand. So, nakita ko sa inyo. Silvanas to, guys. And ayan siya. Ayan. Yan. Tapos, Yakult. Yung mga kakita ko nagbibenta nito, bumili kayo, promise. Masarap. First Baker. Good morning, guys. Sorry kung hindi na ako nakapag-update kahapon na the last time I checked, makain lang ako ng merienda. Tapos nakatulog na pala ako. Tapos nagising ako mga 9. Tapos kumain ako ng dinner. Tapos after nun, ala, yun na nga. After nun, natulog na ako ulit. So, sorry, sobrang ano talaga, pagod ko yata ako kahapon. Ewan ko, hindi ko rin alam bakit. Ngayon, nagising ako ng 10 a.m. and nagulat ako kasi walang kasikat-sikat ng araw. Walang kasikat-sikat ng araw. Tapos ngayon, sobrang nalibibilin. Kaya, yun, may tanda yung panahon, no? Kasi kapag sobrang init. Tapos ngayon, uulan naman. Sorry guys, kumain, may gumagawa. Pakita ko na lang sa inyo yung itsura sa labas para maintindihan yung sinasabi ko. Sorry talaga, guys. Sana masamahan niyo ako today. Ayun yung itsura niyo, guys. 10 p.m. Hi, guys! So, nandito na ako ngayon sa taas. Actually, sobrang tamad na tamad talaga ako ngayong araw. Wala akong ginawa kanina kundi mag, ano lang, mag-YouTube lang, ganun. Tapos, naisip ko kasi sayang yung panahon kasi malamig, hindi siya mainit, makulimlim, tas mahangin. So sayang kung hindi ako makakapag-exercise kasi masarap mag-exercise nang hindi mainit, alam niyo yun. So naisip ko na lang na mag-workout at least 1 to 2 hours tapos gagawin ko na yung work mamaya. So mag-workout tayo today kahit nakakatamad.
na tayong mag-workout. Actually, kanina pa ako natapos. Nagpahinga ako kasi sobra kong pawis kanina. As in, grabe yung pawis ko talaga kanina. Nagtanggal lang ako ng shirt. Yung shirt ko nandun na lang. Naka-bralette na lang ako. And, sobrang saya ko na na-push ko yung sarili ko mag-workout today. Kasi guys, hindi ko pinagsisihan. Alam niyo yun, ang saya, ang sarap sa pakiramdam, ang sarap ng feeling ko ngayon. Yung sinundan kong workout ngayon is, una muna yung stretching. Tinry ko yung bagong video ni Pamela Reef na 30-minute stretch. Grabe guys, solid. Kung kayo, may mga days kayo na pagising niyo, parang ang stiff ng buong katawan niyo, alam niyo, tapos ang bigat, tapos parang limited kayo, you try to do the stretch program na bagong video ni Pam ngayon. As in, sobrang solid, as in, sobrang ramdam ko talaga yung stretch. Kaya nga, feeling ko, parang ginana din ako mag-workout, kasi parang na, yung mga tight muscles ko, feeling ko talagang todo na stretch ko siya, which is good. Tapos, yung kay Chloe Ting, nag-thigh ako, tapos nag-thigh and ab tsaka core workout ako. Of course, di makawala yun sa program ko ngayon. But, if kayo gusto nyo mag-focus sa abs, tapos gusto nyo ng intense workout, I'm recommending Pamela Reeves ab workout. Sobrang layo niya sa feeling pag ginagawa nyo kay Chloe Ting. Kung kayo beginner kayo, tapos gusto nyo lang ng may ab workout, pero hindi kayo sobrang mababurn talaga. May result siya, mas matagal nga lang kay Chloe Ting. Pero pag gusto nyo ng intense, pagkatingin nyo kayang-kaya nyo yung mga intense ab workout, tapos gusto nyo ng mas mabilisang result, feeling ko, mas magugustuhan nyo yung kay Pamela Reef pagdating sa ab workout. So, yun. I encourage everybody na alam ko nakakatamad. Kahit naman ako eh, may moments din naman ako na tinatamad akong mag-workout. Pero kasi, isipin natin mabuti, hindi lang sapat na yung hygiene natin, hindi lang sapat na nabugas tayo ng kamay, hindi lang sapat na nabavitamins tayo, hindi lang sapat yung food intake natin, kailangan lahat balance. So, ibig sabihin, kailangan meron tayong physical activity or workout. So, sana kayo rin gawin nyo yun, kahit nakakatamad gawin nyo siya, kasi sobrang magiging beneficial yun sa inyo, lalong lalo na of course sa physique nyo, sa katawan ninyo. Yun, so ang gagawin ko na ngayon is mag-rest pa ako ng slight, konti pa, tapos maya mag mag-freshen up na ako, maliligo na ako para later on gagawa na ako ng work. Alam nyo yun, kahit natapos na ako ngayon, kahit napagod ako ngayon, para energized pa rin ako. Ewan ko ba? Basta, it's a good workout day for me today. Hindi ko lang napakita na yung iba pang workout ko kasi parang feeling ko sobrang haba na yung time-lapse pagka lahat or buong program or buong ginawa ko, pinakita ko pa kasi ang tagal ko talaga ng workout ngayon. Parang ang efficient ng katawan ko, para kasi ang light ng katawan ko. Tapos parang hindi ako madaling mapagod ngayon. Maybe because maganda yung preparation ng katawan ko, maganda yung warm-up and stretch ko. Kaya rin siguro ganun. Kaya kayo guys, kung mag-workout kayo, please do not take shortcuts. Wala namang healthy body na hindi pinag-effortan eh. Wala namang physique na maganda kung hindi mo siya pagtatrabahuan. So, talaga, parang kasama na dun na mahihirapan ka, mapapagod ka, pero it is all worth it. Hindi man nyo makita sa ngayon, pero in the long run, for sure, makikita niyo yung result ng mga pinagtatrabahuhan niyo. So, medyo mahaba na to, no? Mamaya, i-update ko na lang kayo. Hi guys! Ako'y nagbabalik na naman and tapos na akong maligo, kumain. Actually, yung likod ng buhok ko medyo hindi pa ganun katuyo. Nakaiga na lang ako ngayon. Nakapajama na ako and ready na ako matulog. Medyo nawawala akong sawisyo ngayon na mag-work kasi nagkaroon kami ng pag-uusap ng aking magulang and di naman kami nag-away, di naman kami nag-follow, pero alam nyo, may mga bagay kami hindi na pagkakaintindihan, may mga sinasabi ka na hindi naman intention na
masaktan sila, ganun. Pero negative yung dating, kahit anong paliwanag mo, negative pa rin yung dating sa kanila. So, medyo nakakalungkot, tsaka nakakawala sa mood, ganun. Kasi ang gusto mo lang naman maging maayos. Siyempre, ako na i-detail yun, sa amin na lang yun. Pero, I tried my best to say it in a most, in the most tactful way I can. Kasi kilala ko na sila, lalong-lala na sa mama. Kilala ko siya. Oo lang yan. Pero, sa aming tatlo, siya yung pinaka balat sibuyas. Ganun. Kahit naman hindi yun yung intention mo, mabilis yung mamalog ng nanay ko. Ganun. So, medyo ano. Pero, maayos naman kaming nakapag-usap. Yun nga lang, alam kong may mga bagay yung nadidibin. Ganun. Kahit katulong ko pa si Papa magpaliwanag. Ganun talaga. Hindi, may mga bagay na iba talaga yung magiging dating sa ibang tao, kahit gano'ng kaganda yung paliwanag natin, lalong-lalo na kung yung kausap natin hindi talaga open makinig. Yun yung mahirap kasi, yung kakausap ka ng tao na hindi handa makinig sa'yo. So yun yung mahirap. So maybe dito ko na lang i-close yung vlog, kasi ayoko mag-spread ng negativity sa aking vlog, and wala naman din na masyadong ganap. So, yun, I hope na kayo is okay kayo sa mga bahay ninyo. Kung meron din kayong kagaya sa akin na experience na minsan hindi nagiging okay yung pag-uusap nyo minsan with your parents, basta huwag nyo lang silang i-disrespect. Yun lang. Yun kasi yung tinuro sa akin, you can speak your mind but never ever disrespect someone. So, yun. Sana kayo, kung meron kayong mga gustong sabihin, pwede nyo naman siyang sabihin, pero see to it na very, very tactful kayo and mindful kayo pag sinabi nyo yun. And kung masaktan pa rin sila, hayaan nyo na muna, bigyan nyo na lang muna ng time, ganun. Pero at least, nasabi mo yung dapat mong sabihin sa kanila, kasi may mga bagay minsan na hindi napapansin ng mga magulang natin kung okay pa ba o hindi. Ganun. May karapatan naman silang malaman pag mali sila. And hindi nila makikita yun kung hindi din natin minsan sasabihin sa kanila. Hindi rin naman sila perfecto. Same goes with us. Hindi rin naman tayo perfecto. Pero syempre, wala naman tayong karapatan na sumamaloob sa mga magulang natin, kasi magulang pa rin naman natin yan, diba? So yun, dito ko nang ayoko nang mag ano pa nang mega vibes, basta makita kita na lang tayo sa susunod na vlog. So kung na-enjoy niyo tong video na to, kindly like the video itself, kindly do subscribe on my channel and hit the bell button para naman ma-notify kayo sa mga further videos na i-upload ko. This has been Maria Gratz. See you on my next vlog. Bye!